Yung kay Kuya Alvin daw kasi, nakwento sa akin ni ganyan lang ni siya. Ate Elsa kanina, pasintabi po sa mga kumakain, may mga ano na nga daw, uod. Ha? Kaagapay Vlaga, YouTube channel katuwang sa paglingap. Kaagapay Vlaga. Ito kami ni natagpuan ko si Ate Elsa sa labas. Ngayong ano alas mag-alas 3 ng hapon. Nagbilis siya ng merienda nila. Oh. Hindi ko na pinasok yung holder kasi ano malubak. Nararamdaman ko maluwag yung kadena ng ano nung tricycle. Kaya sabi ko lakad na lang kami ni Ate Elsa. Nananghalian na kayo Ate Elsa? Nananghalian na kami at ano mahaba pa naman ako, siguro mga alas 12 ako doon natin. Nagpuha ako ng talbos sa musi, tapos nakabili ako ng isang piraso ng isa. Doon oh. Apat na. Okay. Tapos asin. Ngayong araw kasi, magpapacheck up kami. Pamerendahin ko lang sila. Tapos lalabas kami dito. Papalaboratory natin. Para malaman natin kung ano talaga yung ano magiging resulta. Ay si Nightmare na binibilang niya ang ano, araw. Maganda na kasi yung panahon dito sa amin, medyo maganda na. Gandang hapon. Gandang hapon, bakit? Oh, nakapaglaba ka na? Nakapagsampay na siya. Nakatapos pa na. Nakatapos pa lang. Galing ako dito ng isang araw sa kanila Kaya lang, sinimir na hindi ko na nadaanan. Kasi may nabula akong oras magsusundo ako. Okay lang. Naunawaan naman kita. Busy kasi Nightmare na, pasensya na ha. Nauna na sa'yo, magbatagayak ko na kasi yun. Inalis ko yung... Magkain muna kayo. Ako hintayin. Ah, sige. Inalis ko yung solar. Ako ko na yun. Ha? Apo. Solar. Doon sa siya dati sinasabitan kasi nung isang araw nag-ulan. Hindi ako nag-aalam, basa, nabasa. Okay. Nabasa. Nabasa yung ilaw. Ha? Nabasa yung ilaw. Oo, nag-ano nung gabi na ano ako, bakit humihina? May ilaw naman, kaya humihina na siya. Tapos kagabi nga, hindi ko na siya pinatay, nagkusa na lang siyang patay. Hindi na umandar. Kumikisap pa yung, yung ilaw. Oo, may pangako kasi ako dito kay Nightmare na sabi ko, ayusin ko nga yung, ilaw. Ilalagay ko po dito, tara po, Nightmare na. Tuloy ka po sa bahay niya, huwag ka mahiya. Dito ko nilagay, kasi dati. Tuloy na ako, Nightmare na ha? Opo. Dito. Ay naanoan ko, pala dito, maano yung tubig, no? yung ulan, no? Malakas yung ulan. Tapos nakaanoan ko, basa na siya. Okay. Nabasa siya, kaya ang inilipat ko siya dyan. Sabi ko nga kanina, ano da si Pastora Brenda, at magtutulungan na lang namin dalawa ito. Pangako ko yan kayo na yung mirror na sabi ko, ilalagay ko yan dito, Kasi para nakasendro sa bahay niya yung ilaw, lahat nasasakop nung liwanag paggabi. Sabi ko, pag wala man si Pastora, sabi ko, ito, ipapataas ko na lang dyan sa may anong na yan, para ako mailipat ko ng, hindi siya natutuloan ng ulan. Ah, nag-ampiyas? Hindi ampiyas. Talagang tumulo. Ah, tumulo dito? Oo. Dito, di ba dito yung nakalagay na yung mirror? Bakas nga yung tubig niyo. Dyan. Hindi ako nag-alam, tumutulo siya. Hindi ang piyas talagang tumulo yung ulan. Tumutulo siya. Kaya, ang ginawa ko, nung manong kong inilipat ko dyan. Habi ko, hindi pwede itong mabasa, masisira ito. Opo. Di bali yung solar talaga, initan, arawan yan dyan sa labas, lang yun. Ito, hindi yan pwede. Nasaan yung remote mo na? Nightmare na? Pwede pong mahiram? Kaya ang ginawa ko. Dito niya na lang nilapag. Wala siyang ilaw kasi sa gitna. Kaya madilim sa kwarto paggabi. Nililipat mo na lang.
katulad ka ba inilipat? Buti okay pa. Mm-hmm. Nabasa siya eh. Kaya ano? Baka mag-short circuit eh. Ha? Baka po mag-short circuit. Masira. Oo nga. Kaya lalagay ko na yung dito na timer na. Ngayon na ba? Okay lang, sabi ko. Ano? Habang hindi mainit. Sakto lang din. Hindi. Total, habang nag-aantay ako kay Ate Elsa, ganito kasi mangyayari na yung Mirna, kaya ako nandito rin. Papacheck upan namin yung kapatid mo, si Kuya Sabi Alvin. Ko nga, pag pinacheck upan yun, sasama ako. Kasi papano ko rin kung pa ako dahil, ano ba ito? Sabi ko, saan nasasawa na ako dito, sa pang ito. Matagal na rin ito. Hindi na siya, hindi naman siya yung talagang tutaling katulad sa kapatid ko na grabe. Opo. Yung kay Kuya Alvin daw kasi, nakwento sa akin ni ganyan lang ni siya. Ate Elsa kanina, pasintabi po sa mga kumakain, may mga ano na nga daw, uod. Ha? Ah, may uod na? Ay, di ba. Baka naman, hindi man totoo yan, baka pang ano lang man yan ni Elsa. Nag-uusap po kami habang naglalakad kanina, nabanggit niya nga po sa akin, kaya dapat maagapan mo po talaga. Dapat kahapon pupunta ako, kaya lang hindi kaya ng ano ko, ang sakit ng ulo ko sobra kahapon. Sabi ko nga, nung isang araw nga, nag-iisa ko dito, nag-iiyak ako, nag-ano kay Lord na, Lord, ano po bagasanin ang naging ganyan ang kapatid ko. Sabi ko, naawa na ako sa kanya, wala man ako magawa. Nandito lang ako sa bahay, napalapitan niya, at kung kaya ko, dadamayan ko siya. Hindi naman niya ginagawa na pumunta dito sa akin. Baka nahihirapan magparalakad-lakad. Kasi sabi ni Ate Elsa, nung huli kong punta sa kanya, nakaupo na nga lang si Kuya Alden. Si Ate Elsa na lang talaga yung nakausap ko. Kasi nga may importante rin kami pinag-usapan tungkol dun sa nangyari nga kay Kuya Alden na malala na nga pala. Kaya hindi ko naman nakikita kasi. Hindi ko nakikita. Nahihirapan na rin daw maglakad eh. Pero nakakalakad pa naman daw. Kaya lang may time na masakit daw. Masakit. Kaya ngayon, mamaya, pinapamerienda ko muna sila. Nagbili kasi ng tinapay si Ate Elsa. Dumaan nga. Papa-doktor kami. Kasi importante. Importante kailangan ma-check upan. Maagapan ng gamot. Ako rin nga, sabi ko, kung ano, papa, gusto ko rin ipaki-ano. Kay Dr. Albarracin, papa, sabi ko, papa, tingin ko ka Dr. Albarracin. Matagal na itong kay ano yung Nightmare na eh. Itong ano, matagal na din ito eh. Ano na din ito. Di ba alin yung Nightmare na kapag ano po ano, sana mapatikapan ka din namin, ha? Muna itong kapatid mo, ano po? Okay. Kasi importante. Mas grabe yun sa, kung inuood na eh. Ang grabe na. Sabi ko nga eh, nagpre-pray ako yun na umiiyak na ako sa kanya na ano, sabi ko eh, naawa ko sa kapatid ko, nakikita ko ang katawan ng kapatid ko, butot balat na manipis na ang ano. Sobrang payat nung huli mong kita sa kanya. Manipis na ang ano niya, ang balat niya. Parang konti na lang yung balat niya, nakadikit sa buto. Nung pumunta siya dito, nung kailan yun. Nagkausap po kayo? Nagkausap kami. Pero pumunta siya dito sa akin, dumaing siya ng bigas. At siguro ka ako nagugutom. Sabi ko kay Elisa, baka ka ako yan na lilipasan pa ng gutom. Halimbawa, kumain man, pero siguro mga alauna na o alas dos na. Minsan kasi sa kanila talaga, na alam ko, talagang lumalampas sila sa oras ng pagkain. Nung huli kong punta, di pa sila nanangalian, pasado mag-alas 4 na. Oo, ganun. Buti na nga lang may dala akong ano nun, mga noodles, sardinas. Kaya sabi ko kay Ate Elsa, magkain na, kasi alas 4 na pasado. Yun nga ang inaano ko dyan, baka ako yung kapatid ko, kaya ganun, nalilipasan pa ng oras ng pagkain, kaya naawa ako sa ano ng kapatid ko, pero sabi ko, Lord, wala akong magawa. Ang magagawa ko lang sa kapatid ko, dahil ako, isa rin naman akong tinutulungan. Tapos sabi ko nga eh, kung kaya kung makakaya kung maaanuhan siya, mga damayan,
dadamayan ko siya sa abot ng aking nakakaya, dadamayan ko siya. Pero nakikita ko ang kapatid ko na parang ano din siya sa akin lumapit, gawa ng siguro iniisip din niya, wala rin naman ako nahihiya sa iyo. Oo. Wala rin naman ako, isa rin kaya din lang naman akong tinutulong. Hindi na talaga siya nakatiis noon, talaga baka sakali siya na meron kang bigas. Mm-mm. Nag-ano siya dito, binigyan ko siya ng bigas. Tapos sabi niya sa akin, bibili daw siya ng tinapay, binigyan ko siya ng 20. Tapos kinaumagahan ulit, papasok siya ng trabaho, pumunta ulit siya dito sa akin, nag-ano ulit siya ng pambili daw ng ulam at papasok sa trabaho. Wala siyang ulam na baon. Sabi ko, kapatid, pasensya, wala na akong maibibigay sa iyong pera. Sabi, okay lang, maano na lang daw siya sa katrabaho niya, baka sakaling makahiram. Makahiram ng pambili bili ng bigas. Ganun. Ako dito, pag meron man ako maluwag-luwag ko dito, pag nadaeng man sila, binibigyan ko mayis sila. Maigi yun kasi kayo kailang man ang magdadamayan, lalo kapatid mo po yun, si Kuya Alden. Iba pa rin yung sa oras ng kagipitan, nagdadamayan kayong sabi magkakapatid. Nga, ano? Sabi nga sa Hanelsa, daw humihingi na nga raw ng mga pagkain na masasarap. Sabi nga ganun. Tapos na sabi nung pamangkin ko, binibigyan na lang namin yung gusto niya, kasi kung anong mangyari, baon, nagsama man yung loob ko, bak ganun sasabihin, baon, ang isipin, gumaling. Tama. Gumaling pa yung papa niya. Baka naikwento lang naman sa'yo, Naimer, na kasi nga, di ba ganun naman talaga sa mga pamahiin, yung sinasabi nila nagbibilin o humihingi ng kung ano-ano. Pero pray lang tayo na sana gumaling, at maagapan agad. Kaya nga po nandito ako, Naimer, na kahapon dapat talaga nandito ako, nag-vlog ako sa Basod. Pagka-uwi ko, ang sakit na ng ulo ko sa biyahe. Nag-message ako kay Pastora na sabi ko, baka din ako makapunta. Yun nga po, may usapan na kami na sabi ko, pupunta ako dito, ibinilin ko si Ate Elsa kay Pastora na dadaan nga po ako dapat kahapon. Kaya lang talaga hindi kaya, ang sakit ng ulo ko, hindi ko kaya na magbiyahe. Nahihilo na ako masyado. Kaya ngayon, sabi ko, humingi naman ako ng pasensya kay Ate Elsa kasi naabala ko sila. Kaya ngayon, tara, papatsikapan namin. Pero maiba muna tayo, Naimer, na ha. Huwag ka mahagas, matakot masyado. Mag-pray lang tayo na sana maging okay pa si Kuya Alden, ha? Hindi, yung pang sinabi mo, inuood na. Hindi ako naminiwala na inuood na. Kanina kasi nandyan ako sa labas, na datnan ko si Ate Elsa bumibili ng tinapay pang merienda nila. Na ilang pa sinasabihin sa akin, siguro hindi na siya makatiis, binabanggit niya sa amin habang naglalakad. Wala man sa akin binabanggit si isang inuood na, pero pero na yung mirna, ha? Inaano din niya ako yung, na huwag ka maano, inaano din siguro niya ako na bag akong mabigla. Oo, pasensya na yung mirna, ha? Mas maigi na rin na malaman mo ano po, pero ang pinaka magandang gawin natin, magdasal na gumaling si Kuya Alden pa. Magkasama pa kayo magkapatid habang na mahabang panahon pa. Pinipray ko kay Lord nung sabi ko, kung nakagawa siya ng kasalanan, mag-ano siya sa Panginoon daw. Mag-repent siya sa Panginoon Diyos na patuwarin siya sa mga nagawa niyang kasalanan. Kung kasalanan man iyan, hingin na niya sa Panginoon Diyos na paghalingin siya. Tama. Wala tayong ibang hangarin na ang tanging dasal natin na gumaling si Kuya Alden. Siyempre, kapatid mo yun, may Mirna. Kayo lang din magdadamayan sa oras ng kagipitan.
iba talaga yung kapag ka pamilya mo na ano, lahat ng samaan ng loob nyo, isang tabi nyo na yun. Wala na. Huwag na natin ano, hintayin pang maging huli ang lahat bago ano na po. Wala na kuya, hindi na. Maigi na yung Mirna. Masaya ako na nagkaigi kayo ni Kuya Alden, ano? Pero Naimir na, maiba mo na ako ha. Ay sigasuin ko ito, yung pangako ko sa'yo na ikakabit ko dito sa gitna ha. Para sa hindi ano ka na mahirapan. Sa ano na lang, sa sunod na lang. Sa sunod na lang? Oo. Ay ngayon na ba? Oo, may lakad kasi kayo. Ano? Mamaya pa naman, mga alas 4 pa. Ah, mga ano pa? May isang oras pa ako. Sige. Para nandun na si doktor sa clinic niya. Kanino ba niya, kanino mo ba siya iaano? Kay Doktora Tejada po. Ay, kay Doktora Tejada din. Opo. Yung unang ano. May laboratory po kasi doon, nandun na sa loob ng clinic niya. Mm. Para at least hindi na kami pabiyahe-biyahe, hindi na mahirapan si Kuya Alvin. Ano po? Sige, kung ano ka. Masaglit lang naman yan ikabit na yung Mirna. Ano, natabihin niyo po yung ano, tornilyo? Ay, naka, teka lang. Ay, pera mo ako, ha? Ay, nagilaw. Nagilaw na? Babatakin ko yan, Nay. Aanin mo. Kuya, baka tubok mo matulog eh. Pero hindi naman dyan umalis. Ay, hindi dyan natulog? Hindi man. Hindi dyan na. Wala nang galawan ito na yung Mirna. Wala nang ano yan. Ang pinakamahalagang ilaw mo dito, ano? Oo. Huwag ka na magpatunay. Kaya ko man po. Malaglag ka po dyan. Baba ka na po. Hindi. Titingnan ka lang. Baba ka na po, Nay. Mahuli ka dyan. Baka mahilo ka. Nakatingala ka pati. Dito talaga. Saan? Diyan ano? O dito. Okay lang dito, maliwanag. Oo, okay. Saan ang parap? Gagan ng konti. Dito na lang sa ano, lamig siya. Pag ako kumakain ako. Okay. Maliwanag. Pag ganyan. Pag ganyan. Palabas mo lahat. Ah, sige, sige. Dito siya matagal mo lahat. Pinaservisan mo na lang? Update man lang ito. Nakain na kayo, Telsa? Kain na kami. Mamaya na yun sa mga ano, mga merenda. Bakit? Para daw maano na kami. Maagapan. Ayaw, sabi ko, paano kung sabi ng doktor ay isa't ano dito sa mga. Natitingnan pa naman ang ano yun. Hindi pa naman tayo sigurado. Manggagaling naman sa doktor mismo. Elsa, pwede daw po pala suyo. Nung mag-ano man ako sa ulan, nung ano, nagtulog dito. Oh. Kaya analis ko yun yan. Nilagay ko lang yan dyan sa ibabaw. Ganyan, kabuti nga nag-ano si ano. Si Mark. Pwede natin na yung mga. Sa pa na naman sa mukha? Para sakot daw dun sa kainan niya. Parang naka-ano sa ano ko sa lamig sa papa. Kumain ako maliwag. Di bali dito na email oh, na? Oh. Hindi bali sa kwarto. Hindi na kailangan ang sa kwarto. Kasi naaabot naman na ng ano ay maliwanag. Importante lang dito lang sa ano pag kumakain ako. Maano, maliwanag. Umumuni-muni ka ano? At ano, tayo niyo. Nakakawali ka na yun.
Nagtampo ako dyan. Daro. Nalilayon na mabalik ako dyan. Hindi naman bumabalik. Aos mababalitaan ko, sabi ko. Nandun kay Elisa, sabi ni Malu. Auto ngayon kay Elisa si Mark. Tapos, mapunta ka ako dito hapon na. Alas 5 na. Ay, hindi niya talaga maasikasong solar ko at hapon na. Tapos si Naimer na sa akin eh. Tapos siya, babalik daw siya. Bahala ko. Ang buhok lang ang tumatanda. Eh, ang bata ngayon ang buhok ko. Ang puso hindi tumatanda. Di ba, kuya? May meaning na naman. Meaning to tingnan. Yan. Naliligo siguro na naman sa'yo. Ano? Limit na. Nagbabalik naman ang tadhana. Naturo na pati kuya itong ano. Bubungan mo? Bubong. Panatagpa ang loob ko dahil mainit pa ngayon. Pag pumasok ang tag-ulan, ayan na. Ano na yan? Tulo na yan. Tulo doon, tulo dito, dyan. Dapat pala mabulkasin yung ano no, mga pako. Mga ano na, ang tuturulo na ito. Kaya lang ay nagtitimisan pala pag tumutulo na. Hindi pa pa ba? Ay. Saan mo? Hindi yata kaya. Ano lang paano ng payong? Paano? Oo. Abot yan ni Kuya Mark. Matangkad siya eh. Nandito oh. Oh. Meron oh. 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 Ay. Ipasok mo dito. Tapos mo. Up! Up, sige pa, ano mo? Ako na mag-abot. Ayaw ako. Ay, di natuha. Kawain niyan. Polo. Malaglagan si Nainer na. Sabi mo daw, mabalik. Tawin nito magbumambalik. Sumabit at Elsa? Ay, sabi. Okay. Ayan. Ayan. Tingnan mo na yung mirror. Ayan. Ano na. Ayan. Okay yan. Paghugas, sakop, ano? Oo. Ayan. Liwanag mo dito sa mga. Dito lang naman ang gusto kong sa kainan, pero dito, pag ano, sa kwarto, hindi ko naman masyadong problema dyan. Okay lang naman. Nag-graduate na si Chang Mer na, Merkulis. Saan? Sa high school. Ay. Sa ano? Ay, graduation na pala, ano? Yung pamangkin ko daw, sa akin daw nagmana. Sa akin daw nagmana. Sa kanya yung nagmana. Grado ka, okay na yan? Okay na. Huwag ka na magtampo ha. Okay na kuya. Ay kuya, ano, patayin muna. Yung ilaw yan. At maliwanag pa naman. Sayang yung liwanag. Mamaya pag... Plies. Kay sa asawa ni Pastora, ito hiniram lang natin. Naimir na, mapunta na ako ha. Sige, salamat. Walang ano man. Hindi naman na yan natulog dyan. Thank you. May bigas ka pa dyan? Kukunti na lang. Kunti na lang, dagdag mo na ito ha? Kunti na lang. Pambili ulam. Yan na lang po yung bigas ko. Baka ngayon na lang yan ang katapusan. Baka umabot naman yan ang katapusan. Naimir na, babay ha. Bye-bye. Basta pray lang ha, no? Salamat. Walang ano man. Ano po? Bye-bye.